Almighty God and Father, we worship you and we give you thanks and praise. You are truly good and awesome. You are the God whom we worship and serve. And you alone deserves our praise and adoration. And we thank you, Lord, for the Holy Spirit who would again give us the spirit of illumination so that we would be able to understand our study this evening. This is for your glory in Christ's name. Amen. Okay, so Romans chapter 13, verse 1 to 3. Romans 13, verse 1 to 3. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and you will be commended. So, dito mga kapatid, atin pong makikita ang patuloy na aplikasyon nung ating pong inaral mula sa Romans chapter 1 hanggang chapter 11. Yung doktrina na yon ay nagkakaroon ngayon ng aplikasyon. At kahapon, ating ang napag-usapan na sabi nga, overcome evil with good. Sabi nga, do not allow kumbaga evil to overwhelm you, but let it be the good in you that will manifest. Kaya nga, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. At dito naman ay ating matutunghayan kung paano ngayon ni-relate ni Apostle Paul ang mga napag-aralan na natin sa lugar naman ng ating estado o yung state. Ano ba ang relasyon ng iglesia sa church? At ano rin naman ang dapat tungkulin ng mga Kristiyano bilang isang mamamayan ng isang bansa na ruled by a government. Okay? So dito ngayon maaaral natin ano ba ang relasyon natin sa ating civil government. Okay? So sa Romans chapter 12, nakita natin dun yung justification, yung vindication at yung vengeance. Na ibig sabihin, huwag tayong kumbaga magiganti, but let us leave room for God na siya ang may karapatan. Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So itong ating aralin is a precursor of Paul's treatment now, hindi na sa bawat kapwa, kundi sa atin ngayong gobyerno. Sapagkat dito marami pong mga Kristiyano ang hindi nakakasunod dito. Bagkus siguro tinatakpan nilang kanilang mga mata, ang kanilang mga tenga kapag naririnig nila ito. Sapagkat lantaran ngayon ang pagrebelde sa gobyerno. Nakikita na nga lang natin yan ngayon sa Amerika na kung saan ay dahil lang sa isang pangyayari ay nagkaroon ng chaos sa ilang lugar sa Amerika, sa ilang state. At yan ang ating ngayon aaralin. So, sabi ni Apostle Paul, ang Diyos ang siya nagmamay-ari ng lahat. At siya rin ang may hawak pati ng gobyerno ng
bawat nasyon. And thereby, gagamitin niya itong judicial system na in place na para nang sa ganon ay maipakita ang kahalagahan ng otoridad at lalo na ng kanyang otoridad bilang Diyos. Yan. So, ito pong paglalagay ng tinatawag na mga civil magistrate o yung mga judicial system o yung mga governing authorities natin. Hindi po ito nanggaling sa tao. Hindi ito imbensyon ng tao bagkus ito ay in-institute o itong mga institution na to ay in-establish mismo ng Diyos. Okay? Gaya ng kanyang pagtatalaga sa iglesia, pagdating sa redemptive mission, ito namang government is for the well-being of everyone. Not just the Christians, but everyone. Whether you are a believer or not a believer, the government God has placed for the betterment and for the good of the many. Okay? So, ang gobyerno, itinatag ng Diyos at dito pinapakita ang kanyang otoridad that he now dispenses through the government institutions that we have. So, parehas ang iglesia at ang gobyerno ay ginawa at pinamahalaan ng ating Diyos. Kaya yan ang ating nakita sa ating binasa. Okay? Ngayon, makikita natin na yung outcry ng marami na sinasabing there must be separation of church and state. Well, sa totoo lang, dapat lang naman na merong separation. Pero yung separation na yan, yung paghihiwalay na yan, ang original na ibig sabihin yan is that magkahiwalay sa division of labor. Okay? Meaning to say, sa kanilang mga pinamamahalaan. Gaya ng iglesia, ang well-being ng kaluluwa, ng mga taong madadala sa Panginoon. Okay? So, dito naman sa gobyerno, sila naman ang siyang mamamahala sa karapatan ng bawat tao. Kaso, ang nangyayari is ganito. Yung supposedly separation of church and state, ang nangyayari, it is a separation of state from God. Yun po ang nakalulungkot at yun po ngayon ang siyang nag-erode sa sistema ng mga gobyerno, lalo na ngayon ng Western world. Okay? Nabanggit ko nga sa inyo noon na ang Supreme Court ng Amerika, nung araw ay talagang pro-Bible sila, ano? At talagang sa Bible talaga kumukuha ng kanilang wisdom. Okay? Pero ngayon, nakikita na natin, gumagawa na sila ng batas para nang sa ganun, maitsapwera ang Diyos. Mawala na sa eksena, hindi na siya kasama sa picture. At gagawa na lang ng sariling batas ang mga tao. At yan ang hindi maganda. Okay? Pero kahit ganun paman, kailangan pa rin natin na sumunod sa ating gobyerno. Kahit pa yung gobyernong yan ay hindi maka-Diyos, kahit yan ay umuusig sa mga Kristiyano, kahit pa yan ay mga kumbaga pinagmumulan ng korupsyon o katiwalian, okay, ay kailangan pa rin natin sumunod sa batas. At mamaya, I'm getting ahead of myself here, titingnan din natin yung issue kung kailan tayo hindi susunod sa iglesia, sa gobyerno. Kailan hindi dapat
sumunod ang mga Kristiyano sa kanilang gobyerno. Anong mga dahilan? At yan, mamaya natin makikita. Okay? So, dito muna tayo sa una. Kailangan natin makita ano po yung tinatawag na models of civil obedience. Ano ba yung mga modelo na ito? Okay? So, sabi, it is the duty of every Christian, and not only the Christian, but every individual, okay, of a locality or of a country to be subject to the authorities. Yan ang sinabi niya sa verse 1. Let every soul be subject to the governing authorities. Let everyone be subject to the governing authorities. At maraming tao ang nag-i-struggle dito na parang bakit kailangan silang sumunod? Bakit kailangan may batas pa? Okay? At gusto ng maraming tao na tumiwalag dito sa tinatawag na pagpapasakop sa otoridad at gusto nila sila na lang ang mag-rule sa kanilang mga sarili. At yan naman ay hindi pwede. Kapag ginawa yan ng tao, gaya nga sabi ko, yung nangyari sa Amerika, nagumpisa sa peaceful rally dahil nga doon sa pagkamatay ng isang black person dahil sa isang pulis na kumaga tinuhod yung kanyang leeg hanggang di siya makahinga hanggang siya ay namatay. So ngayon pinalaki yung issue dahil marami na kasi mga nangyaring mga ganun na kung saan may mga maitim na Amerikano, kumbaga, ang nasawi dahil sa atrocities ng mga puti. At dahil dito, lumabas nga itong mga grupo gaya ng Black Lives Matter. Ayan. At hindi lang naman mga blacks ang sumasama sa rally na ito, pati na yung mga ibang mga puti ay sumasama na rin dahil nga nakita nila na hindi naman yata naging tama at parang hindi kagad inaksyonan ng gobyerno yung pagdakip dun sa pulis at the same time dun sa kanyang mga kasama. At ngayon, lumalabas isa lang tao ang may kaso. Yung tatlong kasama niya ay hindi pa kinakasuhan. At yan, nag-ignite ng mga kanya-kanyang mga pag-aaklas at panggugulo sa iba't ibang lugar ng Amerika. Ang masama, imbis na mag-rally lang sila patungkol doon sa issue na yon, inauwi sa pagsusunog ng mga ari-arian, pagsusunog ng mga sasakyan ng mga pulis, pagsusunog ng isang police station, pagsusunog din ng mga kumbaga business establishment. At hindi lang yan, pagnanakaw pa ang nangyari. So sabi nga nila, maaring napasukan yung kanilang hanay ng mga makakanan o mga makakaliwa. Pero kahit papano, dito natin makikita, kapag ka walang rule of law, then ito ang mangyayari. Chaos. Yan. Anarchy. Kaguluhan. Wala nang sinasanto. Wala nang nire-respeto. Kaya nga, ito, very important itong subject na to sa Romans chapter 13. Yung ating pong panawagan na tayo'y magpasakop sa otoridad, eh talagang ito ay kumbaga humihipo sa mismong ugat ng ating korupsyon. At ano yan? That everyone is a sinner and every sin is an act of revolt against authority. Diyan natin nakita, doon pa lang sa Garden of Eden, nung nag-rebel si Adan at si Eva, nakita na natin ano ang kinahinatnan nito. Yun yung korupsyon na pumasok sa tao. Kaya nga, hindi dapat natin maliitin itong kasalanan. Because yung kasalanan na to is malaking bagay ito na sumira. Hindi lang po sa relasyon natin sa Diyos,
kundi pati sa relasyon natin sa ating mga kapwa tao. Ayan. Okay? So sin is a refusal to submit to the governing authority of God himself, and God knows that about us. So nangyari na nga yan, sabi ko nga nung una pa lang sa ating mga ninuno. At ngayon nakikita natin sa sosyedad, sa ating panahon ngayon, andyan pa rin yan. Yung ayaw magpasakop sa Diyos at ayaw din magpasakop sa itinalaga ng Diyos na mga otoridad, gaya ng ating gobyerno, ng judicial system, okay, at ng mga, say, teacher sa mga eskwelahan, at ng mga, kumbaga, nagmamay-ari ng businesses sa mga naglilingkod sa kanila o nagtatrabaho. Kaya nga't bilang isang Kristiyano, eh dapat tayo ang, kumbaga, kakitaan ng pagsunod sa mga otoridad. Tayo dapat ang maging, kumbaga, good example. Pero ano nangyayari? Tayo pa mismo, ang mga Kristiyano, ang siyang namumuno pa nito mga rally na to. Naalala nyo ba yung mga rallies noon? Nung mga nakaraang administrasyon na kung saan ang mga nangunguna ay mga pastor, okay, ng mga iglesia. Yan po ay hindi tama, hindi po maganda. Okay? So, kailangan po nating unawain yan. Mismo ngang ang first family, si Joseph, Mary, and Jesus. Si Jesus, nasa sinapupunan pa lang siya ng kanyang inang si Maria. Nung nagkaroon po ng census under Caesar Augustus, okay, na nangyari noon, nung governor pa ng Syria si Quirinius, ay napilitan ang mag-asawang ito, si Joseph at Mary, na magrehistro. Okay? Para nang sa ganun, under Roman rule sila, pero yun ang kinakailangan kasi parang yung tinatawag na tax mapping. Titingnan lahat ang mga taong naka-stay sa isang lugar at nagtatrabaho sa isang lugar at para sila ay makunan ng tax. So kahit pa sa ayaw natin ng mga ito, pero dahil ito ay itinakda ng gobyerno, eh kailangan tayong sumunod. Okay? Kaya very important na tayo mismo mga Kristiyano ang mangunguna rito. We must always obey our government. Okay? So ngayon, kailan tayo dapat mag-disobey? Kailan tayo hindi susunod? At yan, makikita po natin yan sa Acts chapter 5, verse 29. Sabi niya, when the Sanhedrin told the apostles to preach no more in the name of Jesus, Peter said, we ought to obey God rather than men. So ito ay isang verse na nagpapakita na kapag nagkaroon ng conflict patungkol sa ating pagsunod sa Diyos o sa pagsunod sa gobyerno at ang gobyerno sumasalungat dito, di ibig sabihin, we will rather obey God rather than men. Kaya doon tayo magdi-disobey. Okay? So, inatasan tayo na sumunod, whether yung mga boss natin yan ay ang ating presidente, o siya ay gobernador, siya ay congressman, siya ay senator, siya ay barangay chairman, siya ay police, siya ay militar, okay? Siya ay nasa hukuman, lahat ng yan, kailangan tayo ay sumusunod. Kung itong mga to na akin nabanggit ay nagtawag na tayo ay gumawa ng kasalanan, eh siyempre, sasabihin natin,
hindi kami susunod dyan. Okay? So doon tayo pwedeng hindi sumunod kapag pinapagawa tayo ng mga bagay-bagay na labag sa ating konsensya at labag mismo sa kautusan ng Diyos. When citizens are told to commit evil. Yan. So, sabi nga, yung prinsipyo, madali. Pero yung aplikasyon, yun ang mahirap sundin. Pero kahit ganun pa man, we are not free to do anything we want. Okay? Though we may have liberty and freedom to travel, freedom of speech, pero meron at meron pa rin batas na nakakasaklaw sa mga ito na hindi tayo basta-basta pwedeng magsalita laban sa gobyerno. Gaya po ng mga nangyari ngayon. Dahil dito po sa issue ng ABS-CBN na pati itong mga artista nila ay hindi po yata naiintindihan kung ano ang issue ng ABS-CBN. Ang issue ng ABS-CBN ay wala na pong prangkisa. Eh ngayon, pinalalabas nila sa social media na sila na raw ay nagugutom, okay, at kailangan kung sila ay magutom, eh, kahit sino ka pa, ay makikipaglaban na ako at makikipag-away ako sa iyo at hindi kita susundin. Eh, ito'y patungkol sa ating presidente at patungkol din dun sa Solicitor General at sa NTC na siyang nagpahinto sa pagbabroadcast ng ABS-CBN. So, sabi nga, rule of thumb, pag wala kang kaalam-alam tungkol sa issue, huwag ka munang sumausaw. Okay? Makinig ka muna, aralin mo muna bago ka lumabas sa social media at magdadakdak. Kasi babalik yan sa iyo. At ito na nga ngayon na nangyayari. Ito mga to na nagsalita ng mga artista laban sa gobyerno, lalo na sa Solgen, eh ngayon sabi ng Solgen, haharap at haharap sila sa batas. Dahil hindi sila basta-basta pwedeng magsalita ng merong punto na kung saan ay lumalaban na sila sa gobyerno. Kasi pagka ganun, para ka na rin NPA, para ka na rin makakaliwa at ikaw ngayon ay kalabanan ng Estado. Kaya ingat po tayo. Kaya hindi nangangahulugan naman na tayo tatahimik lang. Pero ilalagay lang po natin sa lugar yung ating mga hinaing. Okay? At huwag tayong lalagpas, lalo na sa ating pananalita, kasi pwedeng gamitin yan sa atin laban pagdating ng kaso, pag tayo kinasuhan. Kaya ingat po. Okay? So doon lamang po tayo lalabag sa otoridad kapag ka ang sitwasyon is yung ang pagsunod sa Diyos ay sinasaklawan na ng gobyerno na huwag tayong sumunod na sa pinag-uutos ng Diyos. Okay? Gayunpaman, sabi nga, lahat ng otoridad ay galing pa rin sa Diyos. Okay? Dahil wala pong otoridad except from God. Sabi diyan, for there is no authority except that which God has established. Okay? So, ultimately, ang may hawak ng otoridad ay ang Diyos mismo. At yung otoridad ng Diyos na yan, na kanyang pinoposess, is yung kumbaga eternal na katwiran na kanyang gustong i-impose o iobliga sa kanyang mga nilikha. So, ibig sabihin, may batas na ginawa ang Diyos. So, yung batas na yan, kailangan sumunod yung kanyang mga nilikha. So, siya lang ang mayroong, kumbaga, inherent authority para utusan ang kanyang mga nilikha na sumunod sa kanya. Okay? Sabi nga sa Psalm 100 verse 3, it is He who has made us and not we ourselves. So,
Alam naman natin yung analogy ng potter and the clay. Siya ang gumawa, siya ang naghugis, siya ang humulma sa atin. So may karapatan ba tayong buweltahan ang Diyos? O sabihin, bakit mo ako ginawang ganito? Bakit ka nagtatag ng ganyang batas? Masyado namang masakal. Hindi po tayo pwedeng mag-complain. At ganun din, kapag may batas na pinapakita ang ating gobyerno, karamihan ng batas na yan, kahit pa sabihin mong corrupt yung mga nasa gobyerno yan, ha? Imagine yung mga previous governments natin na namuno na doon yung corruption. Pero still, para sa mas nakakarami pa rin yung kanilang mga batas na ginawa. Okay? Para sa kabutihan pa rin. Gaya ng, halimbawa, yung bawal nga pumatay, di ba? Bawal pa rin ang mang-rape. So, ibig sabihin, kapag ginawa mo mga to, you will meet the full force of the law. So, kahit pa corrupt, kahit sabihin mo nang bubulsa ng pera yung mga nasa gobyerno, pero pagdating sa paggawa ng batas, para sa mas nakakarami. Okay? So, yung message po ni Pedro sa 1 Peter 2:13-14 ay medyo malapit dito rin po sa mensahe ni Apostle Paul. Sabi niya rito, "Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether to the king as supreme or to governors as to those who are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of those who do good." See? So yung batas na ginagawa, pag ikay magsasubmit dyan, ikaw ay para sa kabutihan mo. Pero kung ikay gagawa ng masama, sabi nga, talagang haharapin mo ang batas na yan. See? So, kaya nga, ang mga pastor ng mga iglesia na kung saan ay sila na nangunguna sa pagrarally, sila mismo ang tumatawag ng civil disobedience, sila ngayon ang pupunta sa kalsada at magpoprotesta, wala pong kalugaran yan sa loob ng iglesia ng Panginoon. Na sinabi ko na nga kanina na hiwalay po, ang mandato po ng iglesia ay ang mag-ebanghelyo, ang ipakalat ang magandang balita ng kaligtasan. Ang forte naman ng gobyerno ay ang pakinabang para sa lahat. Yan ay mapabilang mga Kristiyano at hindi Kristiyano para sa kanilang kabutihan. And therefore, kailan talaga magkaroon ng separation in terms of their function. Pero sa totoo lang, yung dalawang yan, ang iglesia at ang gobyerno ay under the rulership of God. Okay? Ang Diyos ang pumapangibabaw dyan sa dalawang yan. Pero anong ang ginagawa? Sabi ko nga, gusto nila itsapwera ang Diyos. Ito yung sinasabing the degodding of God. They want God out of the picture. Hindi po mangyayari yan. Kaya kahit pa gaano kasama ang isang gobyerno, majority pa rin para sa kanyang, sa kabutihan ng mas nakakarami. Ito pong sinasabi ko na God is still governing over both the church and the state is what we may term as a theocracy. It is not a democracy, okay? Unlike yung what the governments of this world are trying to bring and convey na dapat democratic country tayo. Pero kung ang Diyos ang masusunod, theocracy, which is God rules. Ayan. And both church and state is under His rule. At yan, ginawa ng Diyos actually yan. The government of the universe, sabi nga, is God. And He has appointed His only begotten Son as the King of Kings and the Lord of Lords. Yung pagkatawag natin kay Jesus bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ay ibig sabihin lang na talaga siya ang
pumapangibabaw siya ang may control. Kaya nga, sabi sa Book of Isaiah, di ba, the government will be upon his shoulder. Ayan. So, yung pamumuno ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang pagiging hari, ang pagiging Panginoon, it has to do with rulership. It has to do with his reign. Okay? Yung kanyang pangingibabaw, yung kanya talagang pagiging authority over all. Ayan. At binigay na yan, yung authority ng Ama sa anak. Langit man yan o lupa. Kaya nga, lahat yan. Ang presidente ng Amerika, ang presidente ng Russia, ng China, ng Philippines, at kung sino-sino pa dyan, mga hari ng Saudi Arabia, ng Qatar, lahat yan ay luluhod sa ating Panginoong Jesus balang araw. Hindi sila makakalusot. At kung sila ay gumagawa ng di tama, at the same time di nila kinilala ang Diyos na ito, therefore, they themselves will be meted out the full force of the law and will be judged and be thrown into that fiery lake of burning sulfur and brimstone, which is called hell. Okay? Kaya't dito natin makikita, lahat po ng mga naging hari ng iba't ibang mga bansa o naging presidente man o mga leaders, nakita natin they come and go. Mga civilization that has come and then is now gone. Gaya ng Egypt under Pharaoh. Okay? Ngayon wala na. Wala na mga Pharaoh sa Egypt. Okay? They now have elected a president. Or in other places, they have a president or a prime minister. Sa iba, mayroon pa rin king. But all of this, sabi nga, are under the providential will of God. Okay? Binibigyan lang sila ng otoridad ng Diyos. At kapag ka tapos ng Diyos sa kanila, either sila ay patigilin or itapple down or alisin or magkasakit or mamatay. O wala sa pwesto. So sabi nga, dito sa verse 1 pa rin tayo, yung part C, the authorities that exist are appointed by God. Ayan. For there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Ayan. So sabihin, wala ni isa sa mga autoridad na ito ang makakapagsabi sa final analysis na wala nang pumapangibabaw pa sa kanila. Sila lang ang pinakamataas. Kahit pa husgado pa siya, kahit pa sabihin natin there is a separation between the executive branch to the legislative branch and the judiciary, and the judiciary is the final say in matters of law, all these three establishments or established sections of government, lahat ng ito ay under the rule of God. Okay? Inappoint lang sila ng Diyos for His purposes. Yun yan. Okay? Ganun din. Nung time po ni Apostle Paul, alam naman natin na ang emperor nung time niya ay si Emperor Nero. And si Emperor Nero din ang siyang nagbigay ng execution decree para talagang papugutan na ng ulo si Apostle Paul. Sa tingin nyo kaya, binabawi niya yung sinulat niya rito na sinasabi niya, "Let us all submit to those who are in authority." Samantalang yung ulo niya ngayon ay malapit ng pugutan. Sa tingin niyo kaya nagre-resist si Apostle Paul? Mali ito, mali ito. Kasi alam ni Apostle Paul na pati si Nero, yung otoridad ni Nero ay galing sa Diyos. Na kung talagang oras na ni Paul na siya ay mapugutan ng ulo, then willing siya na mag-submit dito. At yung nga nangyari, kaya nga naramdaman na niya, kaya nga pinapasa niya na yung baton kay Timothy kasi sabi niya, malapit na ako na mamatay. Okay? I'm like a
a drink offering being poured out, sabi niya. See? So, kung ganon, tayo, dahil alam nating soberano ang Diyos, kung dumating man at humantong tayo dito rin sa, kumbaga, pinagdaanan ni Apostle Paul, eh, hindi na tayo magre-resist bagkos let God's will be done. Tanong din natin ang Panginoong Jesus nung siya ay madala na kay Pontius Pilate. Pwede naman na baliktarin niya yung utak ni Pontius Pilate para na sa ganun eh, si Barabbas ang talagang mapako sa krus at siya ay maabsuelto, pero hindi. Siya ay sumunod. Bakit? Alam niya na hindi si Poncio Pilato ang may last say, kundi ang kanyang ama sa langit. Kaya he was willing to die because he knew that his dying on the cross will pave the way for the many to be saved from their sins. So, wala dapat tayong reklamo pag dumating tayo sa puntong ganito. At huwag tayong mag-alala, sabi nga, shall God not avenge His own elect who cry out day and night to Him? Yun ang tanong sa Luke 18:7. Will not God set the scales of justice right? Kapag halimbawang nakikita natin na lantaran na ang kasamaan, ang korupsyon, eh tayo gusto na tayong mag-rally, sabi nga sa kalsada, kailangan magsalita na tayo. Pero sabi nga dito, sabi nga, hindi natutulog ang Diyos. Alam niya, our Lord will vindicate His people who seek to be faithful to Him despite the injustice that comes their way from earthly authorities. Anumang injustice ang ating matatanggap, maluwag nating tatanggapin kung yan ay kaloob ng Diyos. Sapagkat alam natin na masigit ang otoridad ng Diyos kaysa dito sa mga earthly authorities na ito na nagpapatupad ng batas, kahit pa yung kanilang pinatutupad ay ang kamatayan pa ng mga Kristiyano. At yan, mangyayari yan sa bandang huli na huling panahon na kung saan ay uusigin palalo ang mga mananampalataya. And so, we need to be ready with this, be ready for suffering. Sabi nga ni John Piper, we have to be ready for suffering. Especially the Western world na sila'y namuhay ng marangya at maluwag, at hindi nila nakikita na itong mga third world country at itong mga lugar na kung saan ay bawal ang Kristyanismo, eh dun pa yung mga malalakas na Kristyano, yung pa yung mga matatatag na Kristyano. Kaya nga itong mga pagsubok na to, itong mga problema, mga adversity, mga trials, mga difficulties na pinagdadaanan ng mga mananampalataya dito sa mga lugar na to, ikukumpara mo dun sa pinagdadaanan ng Amerika ngayon ng mga Kristiyano, eh baliwala. Tatawanan lang sila ng mga nandito sa mga persecuted countries kaya ng North Korea, ng Pakistan, ng Kyrgyzstan, ng Azerbaijan, mga lugar na kung saan eh talagang persecuted sila. Kaya nga, dito natin makikita, mas lumalalim yung mga tao ng Panginoon dito sa lugar kung saan may persecution. Hindi kagaya sa Amerika na kung saan malabnaw ang pagkakristyano ng marami. Iilan lang yung mga talagang masasabi natin na talagang faithful sa salita ng Diyos at sa Panginoon. Kaya sa Amerika, dyan lumalabas pati mga nagpapanggap ng mga Kristiyano na hindi naman pala tunay na Kristiyano. At iba na yung turo, hindi na ang Ebanghelyo ng Panginoon. So, dito sa verse 2, sabi, therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. Okay? Yun ang sabi dyan. So, ganun pa rin. Kung i-resist natin itong mga otoridad na to, gaya nung ginagawa, nga sabi ko, nitong mga artista ng ABS-CBN,
lumalabas. Hindi man nila ito alam, pero sila ay nagre-resist mismo sa ordinansa ng Diyos, sa mismong kautusan ng Diyos. Kaya paano sila i-vindicate ng Diyos? Okay? Hindi. Bakit? Kasi ginagawa lang ng gobyerno, for example, ng ating gobyerno ngayon under President Duterte, ang mas nakakabuti sa mas nakakarami. Gaya nitong pagla-lockdown, gaya ng itong ECQ, kailangan talaga sumunod ang lahat. Kung hindi susunod, talagang kakalat ang virus at maraming maapektuhan. Kaya kailangan sumunod. Hindi pwedeng kung anong gusto mo, papayagan ka na lang ng gobyerno. Hindi po ganun. At patuloy tayo, sabi, and those who resist will bring judgment on themselves. See? Kung ikaw ay magre-resist dito sa mga gobyernong itinatag, lalo na kung ang pinaglalaban mo ay hindi naman patungkol sa Diyos o patungkol sa kanyang salita at kundi patungkol lang sa istasyon ng TV. Eh sabi nga, one day, sabi niya, kung hindi ka magre-repent sa kasalanan mo, you will find yourselves in the judgment of God. Ikaw mismo ang huhusgahan. Kaya this is a sobering reminder for us and a warning at that, na kailangan tayong sumunod sa mga otoridad because inappoint yan ng Diyos. Okay? Kung hindi, hindi lang tayo haharap sa batas ng tao, haharap pa tayo sa batas ng Diyos. At verse 3, panghuli, for rulers are not a terror to good works, sabi, but to evil. Do you want to be unafraid of the authority? Do what is good, and you will have praise from the same. Okay? Sabi diyan, for rulers, hold no terror for those who do right. Wala namang masama pagka ikay gumagawa ng tama kung ikay sumusunod. But for those who do wrong, do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right and you will be commended. So, ang pinaka whole point ng civil government is actually to restrain evil. Kaya nga may mga batas na in place. Kaya nga hindi pwedeng basta gumalaw ang kahit sino ng ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya nga ang mga NPA, mga makakaliwa, is kalaban ng Estado kasi alam naman na sila ay talagang lumalaban sa gobyerno para ito ay mapabagsak. At anong mangyayari kung sakaling mapabagsak? Eh di magkakaroon ngayon ng chaos, magkakaroon ng anarchy, mag-aagawan ngayon sa posisyon. Ito na lang ano, yung isang teacher na nahuli, na naglabas sa social media na babayaran niya raw ng 50 million ang sino man makapapatay sa presidente ngayon. Si Duterte ang kanyang tinutukoy. Eh ngayon, natuntun siya. Yung pala gusto niya lang na dumami ang kanyang like at saka yung maraming makapanood sa kanyang YouTube account. Pero mo, gawin niya yon. Ano ginawa ng NBI? Eh di hinuli siya. O so ngayon, mananagot siya. Kasi nga, hindi pwedeng magbitaw ka na lang ng salita na laban sa gobyerno, lalo na yung ganyan. Hindi ba alam nung taong ito, teacher pa man din, na kung sakaling ang merong kumasa dun sa kanyang gusto at may pumatay sa presidente, sabihin na natin hindi natin gusto ang presidente, sa tingin mo kaya magiging masaya ka kapag ka nag-agawan ang mga makakaliwa, makakanan, para agawin ang posisyon? Ano mangyayari? Civil war. Yan ang hindi nakikita ng marami na lumalaban sa gobyerno. At maaring i-allow yan ng Diyos. Nakita na natin yan eh, yung people power na lang. Yung people power na lang, ano ba nangyari doon? Akala tuloy, sabi, ay ito ay gawa ng Diyos. Hindi po, gawa ng tao yun eh. Soberano nga lang ang Diyos, in-allow niya. Pero tingnan nyo maigi ito, aralin nyo. Mula nung nawala si Marcos hanggang sa ngayon, ano ang nangyayari? Kada may umupo, si Cory umupo,
Anong ginawa? Nag-aklas si Gringo Hunasan at gustong pataubin itong si Cory dahil hindi niya nagustuhan yung pamumuno nito. Sumunod si Erap, at si Erap ngayon, anong nangyari? Hinanapan ng butas, nakita itong sa Weteng at ganito ba niyan hanggang sa ma-impeach. Pagkatapos niyan, sumunod, sino? Si, tawag nito, si Gloria Macapagal Arroyo na nabisto sa dayaan sa eleksyon. At ngayon, yung mga maka-FPJ, gusto siya ngayon na paalisin sa pwesto. At ano pa naging nagkaroon ng mga kaso? Nakita niyo ba yung trend? Puro lahat gustong tanggalin yung mga nakaupo, tanggalin yung mga nakaupo. Hindi niyo ba nakikita na itong nangyari is dulot ito ng people power? Itong people power, dahil ito ginusto ng mga ilang Pilipino, lalo na ng mga matataas na mga oligarchs na may kaibigan sa media, ano nangyari? Napaniwala nila ang buong sambayang Pilipino na masama si Marcos, at dahil dyan, sa mga sumunod na mga umupong presidente, naging ganun na ang attitude ng mga Pilipino. Tanggalin kung ayaw, tanggalin kung ayaw, tanggalin. Mag-rally tayo, mag-aklas tayo, tanggalin na ang presidente. Hindi nyo ba alam na ito yung sinasabi ko sa Romans chapter 1 na kung saan, na kapag ang tao nagpatuloy sa kanyang kasalanan, at ayaw niya makinig sa gusto ng Diyos, sa utos ng Diyos, sabi nga, God will give them to their vile passion. Ayan, yung vile passion ng tao, ngayon dito sa Pilipinas, nandyan. Kaya hanggang ngayon, si Duterte na nakaupo, gusto pa rin siyang tanggalin. Wala nang, kumbaga, nakikita. Kahit pa itong mga nakapag-aral na mga ekonomista, na mga broadcaster, na mga na, may mga may-ari ng newspaper at mga TV station and radio station. Maliit lang na bagay, palalakihin nila, gagawa nila ng kwento, tapos sasabihin nila, this government is useless, dapat bumitaw na sa pwesto itong si President Duterte. See, yan yung spiritong bumabalot. Yan ay actually judgment sa atin bilang mga Pilipino. That we are a people who are unsatisfied with our government. Imbis na tayo tumulong, gumawa ng anong pwede natin maitulong, kung yung gobyerno mang yan ay hindi yan yung ating ibinoto na presidente o senator o congressman, kung tayo magtutulungan, tayo ay magkakaayusan, lalo na ngayong pandemic, lalo na ngayong COVID-19 virus na to na talagang ang daming mga ginawang problema sa ating bansa at sa buong mundo. Kung magtutulungan sana, di maganda. Pero hindi eh. Kasi bakit? Nagmamarunong ang iba, nagmamagaling, nagpapakita na sila ang dapat na umupo. Samantalang, hindi nila nakita na kung sino ang itinalaga ng Diyos, kung sino ang nanalo sa eleksyon. Yan. Kahit pa may dayaan yan or merong hindi kanais-nais na nangyari, dahil soberano ang Diyos, yan ang itinatalaga ng Diyos. Either yan ay makakabuti sa atin, yung nakaupong yan na presidente, or yan ay judgment sa atin dahil yan ang ginusto ng marami. Ganyan yan. Kagaya ng pagpili kay Saul ng mga Israelita. Pinili nila yung gwapo, matangkad, matipuno. Hindi nila nakita na ang Diyos, sabi niya, inayawan niyo ako, ako nga ang dapat mag-rule sa inyo dahil nga theocracy tayo. Ngayon gusto niyo maging kagaya ng ibang mga bansa, ng ibang mga kingdoms. O sige, kung yan ang gusto niyo, yan, ibibigay ko sa inyo si Saul. Pero yan, tandaan niyo, he will lord it over you. Ano nga nangyari? Eh talagang ang kinuha lahat, yung mga ani nila, talagang kayod sila, pawis, tulo pawis, tapos ibibigay lang ang malaking porsyento sa hari. Bakit? Dahil judgment ni Lord yung binigay sa kanila. At ganun din ang nangyayari sa ating bansa at sa ibang mga bansa kapag nagkakaroon ng ganitong hindi pagsunod sa mga itinalaga ng Diyos sa ating gobyerno. Kaya sana mag-isip-isip tayo ng mga Pilipino na imbis na bumatikos, gawin na lang natin kung anong maganda na makakatulong. Kaso, ang ugali ng marami, ay huwag nating sundin yan kasi
makikilala yung dating presidente. Huwag natin ituloy yung mga proyekto niya. See the attitude. Nakikita mo na kaagad yung corruption doon pa lang sa isip ng mga sumunod. Imbis na ituloy yung mga proyektong maganda na nagawa ng mga naunang administrasyon, hindi. Gagawa tayo ng bago. Wag lang yan. Gumawa na lang tayo ng iba. Pagkakagastusan, wag lang yung mga proyekto na ginawa. Kasi makikilala yung dati na nakaupo dyan. See? Masama talaga ang puso ng tao. The heart is really deceitful and desperately wicked. Kaya I pray and I hope na makita ito ng maraming tao sa gobyerno at sa mga private sectors. Makita nila na kung babalik lang sila sa Bible, makikita nila, ay, ganun pala yun. Kailangan pala pasakop tayo sa gobyerno. Kailangan pala sumunod tayo sa batas. Kaya nga, a government that has no right to exercise force is a government that can make only suggestions, not laws. Yan ang gusto ng maraming tao. Dapat daw ang gobyerno nagsasuggest lang, hindi siya gumagawa ng batas at hindi siya nagpapatupad ng batas. Mali. Kaya nga ang gobyerno, he has the right to exercise yung authority. Kung kinakailangan gumamit ng force, ng kapulisan, ng militar, eh para ito sa ikabubuti ng mas nakakarami. Kaya, kung nakakaroon ng rally, nakakaroon ng dispersion, eh sino ba nag-umpisa ng gulo? Yan ang problema eh. Kailangan tingnan natin ng maigi. Well, kung ang law enforcers ay siyang gumagawa ng kabulastugan, we have the courts of law para litisin sila at talagang kasuhan sila. See? So makita natin, balance ang ating government. Kaya nga may tatlong sangay. Ang executive, ang legislative, ang judicial. Para nang sa ganun, ay merong, kumbaga, independent body in and of itself. Isang government, pero tatlong sangay dapat nagtutulungan at nagkakaroon din ng check and balance. So yan po ang kabutihan dito. At galing sa Diyos yan. Uulitin ko ha, hindi yan galing sa invensyon ng tao, kundi ang Diyos ang siyang naglagay niyan. Doon pa lang sa Garden of Eden. So many laws of the land are moral, such as those pertaining to bank robbery and first degree murder. That is exactly what legislation is all about. Restraining evil. Okay? Sabihin, para mapigilan ang paglago ng masama. Kaya in simple terms, sabi ni Paul, andyan ang government, kailangan sumunod tayo, kailangan tayo mabuhay under such, whether they are corrupt or they are the worst of government, but still, it is still better than anarchy. When evil goes forth without any restraint whatsoever. At yan, pag nangyari yan, eh sabi nga, nakakatakot po ang isang sosyedad o society. Okay? So, maraming salamat. Dito po tayo magtatapos. I hope and pray na naintindihan niyo po yung ating pong pag-aaral ngayong gabi. Magandang gabi po. Magandang gabi.